Yo, kung mahilig po kayo sa sweet pea or sugar pea, garden pea, ano pang tawag nito, ay pwede po nating itanim ito sa atin pong garden. Usually ito ay tinatanim sa mga upland areas, pero pwede ho nating itanim ito sa, kahit sa lowland area. So napakadali lang ho nitong itanim at year round pwede ho nating itanim, tag-ulan, tag-araw. At ang kagandahan ho dito, napakadali lang ho na ma-harvest. Sa loob lang po ng higit isang buwan ay makapag-umpisa na ho tayong mag-harvest po dito. So nagtanim po ako ng mga ilang puno lang, maliit na space lang, in-insert ko lang siya. So ito po ay 20 days after ng aking pong tinanim. Hindi lang ho naka-record yung aking pagtanim. So direct seeding po ito dahil tag-araw naman, dinirect ako na lang kung tinanim yung buto. Pero pag tayo po ay magtanim sa panahon po ng tag-ulan, mas mabuti na ho atin pong i-seedlings muna para sigurado. Wala na kasi akong ibang space, kaya yun, dinamihan ko na lang yung aking pagtanim. But I highly suggest po na mas maganda kung tag-iisang puto na lang o isang puno na lang sa bawat butas, para yun, mas maganda po yung performance, mas mabilis lang din yung paglaki. So wala kong kahati doon sa nutrients, sa tubig natin pong i-apply. So dito kasi maliit na yung space ko, kumbaga yan, dinamihan ko na. So ito po yung natanim noong January 27. So recorded po itong video na ito February 16, ibig sabihin 20 days after direct sowing, ito na ho yung tanim. So nagumpisa na ho siyang gumapang, kaya tinalian ko na po yung puno para guided po yung tanim doon po sa trellis na aking pong nilagay kung saan doon siya gagapang. So ito lang ho technique sa pag-tali ho natin sa ating pong tanim, kahit sa ano pa hong gulay, lalo na ho sa mga gumagapang na tanim. Itatali lang ho natin sa pinakapuno, tapos iikot-ikot lang ho natin yung twine o ano hong pantali natin pong gagamitin, na atin pong itali doon sa katawan ng tanim para magiging tuloy-tuloy po yung paggapang niya doon po sa trellis. So dito, this is maliit lang yung space ko, di yun, parang naka-tunnel type na lang, tapos maliit lang po o mababa lang yung aking trellis, just to insert lang po sa isang space, no? Yun lang ang aking pong ginawa. Pero kahit anong trellis naman eh pwede itong sweet pea. Yung mga farmers natin na talagang regular na nagtatanim nito, yung ginagawa nila is yung stick na lang o yung kawayan na lang yung kanilang pinapagapangan. Parang nagtatanim lang ho tayo dito ng bagyo beans. Yun. And then napapansin nyo rin yung nakaikot dyan, nakatabi ng mga sibuyas, meron pang marigold. So it's a companion method of planting. Nakatulong mga sibuyas na yan to ward off, to repel the insect pest, lalo na sa mga maliliit, no? Mga small flying and sucking insects. So nakatulong ang sibuyas para ma-minimize po yung insect pest infestation. At pag nag-harvest ako, di doble, meron akong sweet pea, meron pa akong sibuyas. Pagkalipas po ng 22 days after direct sowing, so ito na siya, nag-umpisa ng gumapang paakyat, dahil nga meron na akong nilagay na yung pantali, no? Tinalian ko yung puno. And then meron pong isang butas na wala akong tumubo, kaya naghabol ako ng pagtanim dito para wala akong bakante, sayang din naman yung space. So ganyan lang ho, magbutas lang ho tayo ng konti. Tapos yan, ito dalawa pa rin buto yung aking pong nilagay na aking tinanim. Then after natabunan po yung buto, yun, syempre diligan ho natin, is OP po yan sa ating pong pagtatanim. Kalipas po ng 36 days, ito na siya, mayroon na, nagumpisa na humamunga. So biruin mo, 36 days mulaklak na munga na yung sweet pea. Isang buwan mahigit lang. Ganun lang ho kabilis. So tingnan nyo po yung aking hinabol na tinanim. So tumubo na rin. So makakahabol po yan. So napakabilis lang, ano po, 36 days after direct sowing, may pailan-ilang bunga na ho tayong ma-harvest.
nag-harvest talaga ako na medyo lahat na nung puno pagkalipas ko ng 42 days. At marami ho magbunga po ang sweet pea. Pero talagang tudo na yung pamumunga nito. Ay twice a week o thrice a week pa ho tayong mag-harvest kasi dapat malambot pa yung buto, harvestin na natin. So pag may sarili ho tayong tanim, kahit ilang piraso lang dyan, marami na ho tayong ma-harvest kasi marami naman po ito magbunga. Malaking tipid na sa atin. Kasi mahal po ang presyo po ng sweet pea, sugar pea. Mas, makikita nyo yan sa supermarket. Hindi ho nababayan sa mga 300 per kilo. May grams nga lang yung binibinta dito, mga ilang piraso lang. Medyo mahal. Dito, magsawa ko tayo kakain ng sweet pea. Kahit ano kong luto. At saka, napakasariwa pa. Ayun po mismo ang mag-harvest. So, pwede ho nating harvestan ang sweet pea sa loob po ng 2 buwan. So, sumatotal na sa more than 3 months po yung buhay nito, lifespan nito. Buhat ng ating itanim. So, parehas lang din ito sa mga bagyo beans, mga sitaw. Pero mas maaga itong ma-harvest compare sa iba pong leguminous plants. Dito recorded po ng 36 days after direct sowing. Nakapag-harvest na ako ng bunga. Kasama na ito sa aking listahan na magtanim po ako ng pangmaramihan. Kasi nga, di ba, mahal. Yun yung mga target ko ngayon, yung mga special crops. And then, pinapakita ko lang sa inyo, kahit ilang piraso lang, kahit ilang puno lang, ay marami-rami din ang ating ma-harvest kung pang sariling gamit lang, pang home consumption. Ayun, sapat na 'yan, no? Ito ay nasa ano lang to, 10 butas, tagdadalawa. Meron din pong isa lang hang tumubo. Palagay na lang ho nasa ano lang to, mga 15 plants lahat. So, di ba? Napaka konti lang. Ilan lang yung 15 plants, pero marami na ho tayong ma-harvest kasi marami naman po itong magbunga. So, isingit nyo lang po sa inyong garden. Magtanim po ng mga like tulad nyo dito. Subukan nyo po. So, yun. Sana may natutunan kayo sa video na ito. At yun, dagdag kaalaman na rin sa inyo tungkol sa pagtatanim. So, maraming salamat sa inyong panonood and happy farming po sa inyong lahat. Yo!